Pagkakatayin natin ngayong linggo ang tungkol sa aralin tatlo, ang Mesopotamia. Una natin talakayin ang unang kasanayan, ang naiugnay ang geografiya sa pagbuo at pagunlad ng sinaunang kabihasnan sa daigdig. Sa pagsisimula, alamin muna natin ang kahulugan ng kabihasnan at geografiya. Ang kabihasnan ay tumutukoy sa kinaugalian o nakagawian ng maraming pangkat ng tao, kasama rito ang wika, kaugalian, paniniwala at sining. Ang geografiya naman ay tumutukoy sa larangan ng kaalaman na tumatalakay sa relasyon ng daigdig at ng mga tao. Ibig sabihin ay kung paano namuhay at umunlad ang relasyon ng tao sa kanyang kapaligiran sa paglipas ng panahon. Sinasabing ang una at pinakamatandang kabihasnan na sumibol sa daigdig na natuklasan ay ang Mesopotamia. Tinatayang sumibol ito 3,500 BCE sa mga lambak-ilog ng Tigris at Euphrates na dumadaloy mula Persian Gulf hanggang baybayin ng Mediterranean Sea, kung kaya tinawag itong Land Between Two Rivers. At dahil bahagi ito ng Fertile Crescent, naging maunlad sa larangan ng agrikultura ang kabihas ng Sumer dahil na rin sa taunang pag-apaw ng dalawang ilog na nag-iiwan ng banlit o silt bilang pataba sa lupa. At upang makontrol ang pagdaloy ng tubig tuwing ito'y umaapaw, natutunan nilang gumawa ng mga dike at irigasyon upang magamit nila sa kanilang pagtatanim. Nagsilbi ring transportasyon ng ilog para sa kanilang pakikipagkalakaran. Hindi lamang sa larangan ng agrikultura lumago ang kaalaman ng Sumerian, kundi maging sa pamamahala rin. At upang maorganisa at mapakilos ang maraming tao, sa pamamahala ni Haring Sumer, nagkaroon ng pamahalaan na pinamumunuan ng pinuno at manggagawa na naging burokrasya o bureaucracy sa sumunod na panahon, na siya namang pinakamahalagang pamana sa kabihasnan ng tao. Dalawa sa pinakakilalang batas ng Sumerian ang malaki ang impluwensya sa kasalukuyan, ang batas ni Ornamu at batas ni Hammurabi. Ang batas ni Ornamu ang pinakamatandang code of laws na tumatalakay sa isyu ng adultery, divorce, false accusation at kaso hinggil sa lupa at irigasyon. Ang Code of Hammurabi naman ang pinakakilalang Code of Laws na naglalaman ng 282 na alituntunin hinggil sa panlipunan at pang-ekonomikong pananagutan ng tao. Pagdating naman sa rehiyon, polytheistic ang mga Sumerian. Sumasamba sila ng sabay-sabay sa kanilang Diyos at Diyosa. Ang Ziggurat ang pinakakilalang templo sa kaharian. Sa tuktok nito, matatagpuan ang dambanan na kanila namang sinasamba. Sa kabila ng pagiging matatag na estado ng Sumer, di pa rin ito nakaligtas mula sa digmaan, mula sa kalapit na city-state na gustong maghari at magpalawak ng teritoryo. Una na dyan, ang mga Akkadian. 2371 BCE nang itatag ng mga Akkad ang Akkadian Empire, bilang pag-alala sa kanilang hari na si Sargon I. Sila ang unang nagtatag ng imperyo. Naghari ang mga Akkadian sa loob ng 200 taon. Pagkatapos ng 900 BCE, umusbong ang bagong imperyo sa timog kanlurang Asya, ang Assyrian. Sa pamumuno ni Haring Ashurbanipal, sa pailalim niya ang Fertile Crescent mula Persian Gulf hanggang Mediterranean Sea. Kilala sila sa pagiging mabagsik at malupit na mandirigma. Subalit sa pagkamatay ni Ashurbanipal, tuluyang nanghina ang hukbong Assyrian. Pagkatapos ang pagkatalo ng Assyrian, ang Babylon ang naging sentro ng Chaldean Empire. Taong 605 BCE hanggang 562 BCE nang pinamunuan ni Nebuchadnezzar ang imperyo. Pinangawa niya ang Haring Garden
o Babylon para sa kanyang asawang si Amytis. Taong 586 BCE nang sakupin niya ang Jerusalem at gawing alipin ang mga Hudyo. Taong 550 BCE hanggang 539 BCE nang pamunuan ni Cyrus the Great ang Persia. Nasakop niya ang halos kabuuan ng Fertile Crescent at halos lahat ng Asia Minor nang walang dahas na nangyari. Sa pamumuno naman ni Darius the Great, mas lalong lumawak at umunlad ang teritoryong nasasakupan ng Persia. Sa pagkakatatag ng Royal Road, mas lalo pang umunlad ang imperyo. Naghari ang Hittite sa Mesopotamia sa loob ng 200 taon, mula 1600 hanggang 1450 BCE. Nagmula sila sa lahing Indo-Europeo na nagmula sa kanlurang Asya at kilala bilang makapangyarihang mandirigma dahil na rin sa kanilang kagamitan na gawa sa bakal. At panghuli ay ang mga Phoenician. Alphabet o alpabeto ang pinakamahalagang kontribusyon ng mga Phoenician sa pandaigdigang kabihasnan. Taong 1100 BCE, nang ang Phoenician ang itinuring na pinakamakapangyarihang mangangalakal sa Mediterranean na ngayon ay Lebanon. Hanggang sa muli, maraming salamat.